Nahabag naman si Lolo Terbo sa pighating nakikita sa apo at nag-isip. Apo, halika. Gusto mo ba talagang mabuhay ang babaeng iyan? Opo, Lolo. Kahit sa anong paraan, basta mabuhay lang natin siya. Makinig kang mabuti, apo, ha? At huwag na huwag kang matatakot sa ikikwento ko. Huminto naman sa pag-iyak ang bata at nakinig. Galing sa lahi ng mataas na uri ng aswang ang pamilya natin. Kaya nating magpalit ng anyo sa kahit anong oras nating gustuhin. Kaya din natin manghawa sa pamamagitan lang ng pag-inom sa sarili nating dugo. Ha? Talaga, lo? Bakit hindi pa po ako nagiging aswang? Apo, hindi ka magiging aswang kung hindi kita sasalina ng dugo ko. Dahil may halo ng dugo ng pangkaraniwang tao ang dugo mo na nakuha mo sa iyong ama. Hello, paano natin matutulungan si Aling Mercedes? Sumagot naman muli ang matanda. Kapag hinawahan natin siya na maging aswang, ay gagaling siya kaagad. Tapos, papainumin na lang natin siya ng dugo ng hayop. Ganun lang, Pulo? May liligtas na natin siya? Oo, apo. Sige, Pulo. Hawahan mo na siya para may ligtas na natin. Pati na po ang baby niya. Sigurado ka talaga dyan, apo, ha? Opo, Lo. Sige, gagawin ko na. Pero huwag kang matatakot sa makikita mong magiging itsura ko, ha? Kasi magiging itsurang aswang ako. Opo naman, Lo. Matapang kaya ako. Lumapit na ang dalawa sa katawan ni Mercedes, kung saan pa ilan-ilan na lang din ang paghinga nito at naghihingalo na. Nagbago na ng itsura si Lolo Terbo. Maging ang kulay ng mga mata nito ay nagbago na rin. Kinagat niya ang daliri niyang kamay. Noong umaagos na ang dugo, ay tinignan niya muna si Benjo kung matatakot ba ito. Pero seryoso lang ito na nakatingin sa kanya. Kaya ibinukas niya na ang bibig ni Mercedes at doon ipinatak ang lahat ng dugo na lumabas mula sa kanyang pulsuhan. Ilang saglit pa ay muling nagsalita si Lolo Terbo. Apo, ikuha mo nga ako ng tela o panyo na ipangtatali ko saglit dito sa sugat ko. Mabilis naman na nagagilap ng tela si Benjo, saka inabot iyon sa kanyang lolo. Pinagmasdan nila ang babaeng si Mercedes ng ilang saglit. Hanggang sa huminghap ito ng mahaba, sabay huminto na sa paghinga. Halalo! Namatay na yata si Aling Mercedes. Kawawa naman. Akala ko ba maililigtas siya ng dugo mo? Hindi ko rin alam, apo. Unang beses ko pa lang din tong ginawa eh. Ayoko naman kasing manghawa ng iba. Maya-maya ay muling napasinghap ng mahaba si Mercedes at saka huminga na ito ng tuloy-tuloy. Lo! Buhay na siya. Tuloy-tuloy na siyang humihinga. Oo. Mukhang nailigtas natin siya, apo. Kumuha ka ng malinis na damit doon sa karton, sa ilalim. Yung mga bigay ng mga tao sa atin. Humanap ka ng pangbabae at bihisan natin siya. Naghalungkat na nga si Benjo ng damit at si Lolo Terbo naman ay kumuha ng palangganang may tubig at labakara upang linisin ang buong katawan ng babae na punong-puno pa ng bahid ng sariling dugo nito. Tatlong araw ang lumipas at nagising na si Mercedes. Nagpalinga-linga siya sa kapaligiran pero wala siyang makitang tao. Dahil sa medyo mabigat pa ang pakiramdam ay muli siyang sumandal sa kinahihigaang papag. Noong nagising na nga siya ay dahan-dahan na siyang bumangon at uminom ng tubig na nasa may lamesa. Maya-maya ay narinig na niya ang maingay na tunog ng kareton ng maglolo. Kaya sumilip siya sa bintana. Nakita naman siya agad ni Benjo. Ate, Ate Mercedes,
Gising ka na pala. Tamang-tama. May dala kaming ulam na sinabawang gulay. Kakain na tayo. Ngumiti lang si Mercedes sa itinuran ng bata. Pagkatapos ng maglolo ay tinanong niya kung papaano siya napunta sa bahay ng mga ito. Kaya ikinuwento naman sa kanya ni Benjo ang lahat ng nangyari. Sa loob ng 2 linggong pamamalagi ni Mercedes sa kubo ng maglolo ay napalagay na ang loob niya sa mga ito. Ipinagtapat din sa kanya ni Lolo Terbo na pinainom siya nito ng dugong aswang para mabuhay. Imbis na magalit ay ipinagpasalamat niya pa iyon at sinabing pwede ba siyang gawing ganap. Ganap talaga na aswang. Ang pinainom kasi sa kanya ay sapat lang para madugtungan ang buhay niya. Hindi talaga para tuluyang gawin siyang aswang. Itinanong sa kanya ni Lolo Terbo kung bakit gusto niyang maging aswang. Kaya napilitan siyang ikwento ang lahat ng masasakit at masaklap na karanasan niya mula noong makarating siya sa Maynila hanggang sa magsama sila ni Lando. Nahabag naman si Lolo Terbo kaya sinabi nito na hintayin muna nila na makapanganak siya at mag-aabang sila ng kabilugan ng buwan upang gawin ang kumpletong proseso ng panghahawa. Makalipas ang ilang linggo ay nanganak na si Mercedes, isa iyong batang babae na pinangalanan nilang Lucy. Tuwang-tuwa naman si Benjo dahil pakiramdam niya ay naging kuya na siya bigla dahil may inaalagaan na siyang sanggol. Hindi na rin siya sumasama sa lolo niya upang mamili ng mga karton at bote dahil gusto nitong naroon siya palagi, palaging nagbabantay sa sanggol na si Lucy. Para naman makatulong sa mga gastusin ay nagluluto si Mercedes ng mga alam niyang kakanin mula sa kanilang probinsya na hindi uso sa lugar na kanilang kinaroroonan. Eh dahil sa bago iyon sa panlasa ng mga tao, kaya naging patok iyon sa mga mamimili at mabilis iyong maubos kapag inilalako ni Benjo. Kaya may naipambibili na rin sila ng karagdagang pagkain at mga pangangailangan ni Lucy, na anak ni Mercedes. Makalipas ang 5 buwan ay sinabi ni Mercedes kay Lolo Terbo na handa na siya sa panghahawa. Nabalitaan niya rin kasi na meron ng ibang kinakasama si Lando sa bahay na dati nilang tinitirahan na nakilala daw mula sa isang kabaret. Nagsimula na nga silang maghanda ng mga kinakailangan para sa ritual. Bumili na rin sila ng biik na tama lang ang edad sa araw ng pagsapit ng ritual. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakihintay ni Mercedes ang pagiging ganap niyang aswang. Gaya ng sinabi ni Lolo Terbo na para makumpleto ang ritual ay kailangan niyang uminom ng sariwang dugo ng tao o hayop. Hinintay nila ang pagsapit ng hating gabi saka isinagawa ni Lolo Terbo ang ritual. Noong matapos na ang ritual ay nakatitig lang si Mercedes sa inalagaan nilang baboy na nakahanda para kanyang lapain pagkatapos ng ritual. Nang bigla itong nagsalita, "Lolo Terbo, sayang naman ang baboy natin kung lalapain ko lang para sa ritual. Eh kapag pinalaki natin yan at maibenta, eh mas papakinabangan pa natin yan. Pangalawa, wala din naman yung kasalanan. Kaya hindi ko ikakatuwa kung yan ang pagbubuntungan ko ng galit." Sumagot naman si Lolo Terbo. "Ha? Eh anong plano mo? Hindi mabubuo ang ritual kung hindi ka makakainom ng dugo." Seryoso naman na tumingin kay Lolo Terbo si Mercedes. "Iinom pa rin po ako ng dugo, pero sisiguraduhin kong dugo ng mga lumapas tangan at nagpahirap sa akin ang dugo na iinumin ko." Sabay lumabas na ito ng bahay at mabilis na tumakbo. Hindi pa siya noon nakaanyong aswang, pero taglay na niya ang bilis at lakas ng isang ganap na aswang. Nagliliwanag na rin na kulay pula ang kanyang mga mata na nakakakita ng maayos kahit na madilim.
Tinungo na niya ang direksyon patungo sa bahay ni Lando. Malayo pa lang ay dinig na niya ang malalakas na halakhakan at hiyawan ni Lando at ng mga kaibigan nito na masayang nag-iinuman. Dahan-dahan siyang pumasok sa pinto at napalingon naman sa kanya ang lahat. Pare, nandito na pala ang maganda mong asawa. Wika pa ni Kadyo. Nagsalita rin si Gary. Tamang-tama. Matagal ko nang hindi na ay papasok ng kuwebang ito ang alaga ko. Dahil sa sabog na rin sa droga, ay wala na sa sariling sumagot naman si Lando. Sige, magpakasawa kayo dyan. Wala na akong pakialam sa babaeng yan. Basta bilisan nyo ha. May inip ako dito. Uubusin ko itong alak natin. Sabay-sabay na nagsipagtayo ang apat na adik na kaibigan ni Lando at naglalakad patungo sa kinatatayuan ni Mercedes. Ibinukas naman ni Mercedes ang kanyang mga braso na tila nagpapahiwatig ng isang mainit na pagtanggap. Humahakbang papalabas ng kubo si Mercedes at nagsisunod naman ang apat. Mabilis na sumunod si Kadyo na tila sabik na sabik at magpapakasasang muli kay Mercedes. Pagkalabas lang noon ay niyakap na rin ito ni Mercedes kaagad habang nakataas din ang dalawang kamay ng lalaki at akmang yayakapin din siya nito. Pagkayakap ay buong puwersa na niyang kinagat iyon sa leeg. Dahil sa madilim sa labas kaya hindi naaninagan ng tatlong nakasunod na nasa mga limang hakbang pa ang distansya mula kay Mercedes. Kitang-kita naman ng tatlo ang mahigpit na yakap ni Mercedes sa kasama nilang si Kadyo bago ito humakbang papalayo sa kanila. Napasabi na lang ang isa, "Mukhang sabik na sabik sa matinding romansa ang babaeng to ah." Dahil siya pa talaga ang unang yumakap ng mahigpit. Nasasabik na tura nito. Na walang kaalam-alam sa totoong nangyayari sa kaibigang si Kadyo. Sa lakas ng pagkakakagat ni Mercedes kay Kadyo ay nagkaputol-putol ang litid dito sa leeg. Kaya mabilis itong binawian ng buhay. Papalapit na sana ang tatlo nang magsalita si Mercedes. Mga pogi, isa-isa lang para mas mag-enjoy tayo pare-pareho. Diyan lang kayo at tatawagin ko na lang kayo pagkatapos namin ito ni Kadyo. Sumagot naman ang isa. Bilisan nyo ah. Oo, saglit lang ito. Malambing na sagot ni Mercedes. Nagsindi muna ng kanya-kanyang mga yosi ang tatlo habang naghihintay sa may pintuan ng kubo. Hinila naman ni Mercedes ang lupaypay na katawan ng lalaking si Kadyo at inihiga sa may kalapit na puno ng mga saging. Doon na niya tinodo ang pagsipsip at naramdaman ang bulta-bultahing lakas na nakukuha niya mula sa dugo ng lalaking iyon na lalo pang pinatamis ng kanyang panlasa. Dahil sa pagkamit niya ng paghihiganti sa isa sa mga lalaking nanakit at lumapastangan sa katawan niya, noong makontento ay pinunasan na niya ang gilid ng kanyang labi